Hello! Welcome back to my channel, Cambos Dar. Gusto mo bang pumayat ng mabilis sa natural na paraan para sa importanteng event sa buhay mo? Ngunit hindi mo alam kung paano kayo magsisimula. Nandito po ang isa kong topic sa anumang pakinabang ng pagbabawas ng timbang. Ang pagbabawas ng timbang na sobra ay nakapagbibigay sa iyo ng masarap na pakiramdam. Physical man o emosyonal, ang pakiramdam nito ay susi ng pagkakaroon ng malusog at mahabang buhay. Lalo na kapag malaman mo na hindi na kailangang magbawas ng malaking timbang para makamit ang malusog na pangangatawan. Alam mo ba ang 5% hanggang 10% na nabawas na timbang mula sa ahernal mong mga bigat ay maaaring makapagbigay sa iyo ng maraming benepisyo kalusugan. Narito ang ilan sa mga halimbawang magandang benepisyo na hatid ng tamang timbang. Ang mga taong may mataas na presyon na dugo ay nakakapagpabawas ng 10 pounds sa loob ng mahigit na 6 na buwan at may malaking parte ng pagkakaroon ng normal na presyon ng dugo at ito'y halos kaparehas na epektibo sa paggamot ng mga medisina na nakakatipid ka na walang side effect. Ang pagbawas ng timbang ay napaka-epektibo sa mga taong may high blood. Sa mga pamamagitan nito na hindi na kailangang mag-maintenance ng gamot para sa mga presyon ng dugo na kailangang panatilihin ang wastong timbang. Ayon sa pag-aaral, ang mga taong may type 2 diabetes ay nakapagpapabawas ng 7% ng timbang sa loob lamang ng 30 minuto na pag-ehersisyo ay mababawasan na sa panganib ng magkaroon ng diabetes. Nababawasan ang panganib nito ng halos 60%. Kaya naman maraming nagtatanong kung paano magbawas ng timbang ng mabilis. Ang wastong timbang ay masarap sa pakiramdam. Maraming hatid na benepisyo at nagbabawas ng timbang bukod sa malaking epekto nito sa kalusugan mo, marami rin itong hatid na positibong pakiramdam sa buhay mo. Maraming Pinoy ang nahihilig sa iba't ibang paraan ng pagpapapayat tulad ng dieta, ehersisyo, pills at marami pang iba na makakamit sa benepisyong ito. Maayos na paghinga. Maraming Pinoy na may mga wastong timbang ang hindi nahihirapan sa paghinga at kapag malusog ang iyong timbang, kunting ehersisyo mo lang, ay hindi ka na nahihirapan sa paghinga anumang physical na activities na gawin mo. Mabilis kang gumalaw. Kapag payat ka, mabilis kang makakagalaw, mabilis mong matatapos ang mga simpleng trabaho, mga abilidad na hindi mo magagawa kapag sobra ang timbang mo, kailangan mo lamang panitilihin ito upang maging protektibo ka sa maraming bagay. Magkakaroon ka ng masarap na tulog. Kung iisipin, parang wala namang koneksyon pero sa pagtulog, paghilik at pagbaba ng timbang, ay may mga bahagi sa isang relasyon na malakas ka nang humilik, natural lamang na magpababa ka ng timbang at ikaw ay mataba na. Kapag nagbawas ka ng timbang, magkakaroon ka ng masarap na tulog at mawawala ang iyong paghilik. Mga malakas ang iyong memorya. Kung nahihirapan kang sa memorya ng pangalan ng mga tao, maaari mo itong isisi sa taba mo, sa iyong mga katawan. Sa isang pag-aaral, lang isang taong nagbawas ng timbang ay nakakagawa ng memory test. Mas maganda ang naging resulta kumpara sa sinasagawang test bago ito magbawas ng timbang. Mababawasan ang panganib sa mga pagkakaroon ng kanser kung ikaw ay magbabawas ng timbang. Kung mababawasan naman ang panganib na magkakanser ka, kailangang magbawas ka ng timbang. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay magugutom ka at sasakit ang iyong ulo. Sa huli, hindi ka naman pa rin pala sapat. At kung wala kang fighting spirit, kung tawagin dyan ay sa English, mauwi lamang ito sa pagbagsak at pagkadismaya ng iyong layunin mo sa pagpapapayat. Mga tatlong plano kong ituturo sa iyo, tuturuan kita humayat sa pamamagitan ng pagbawas ng timbang sa gana ng pagkain. Number one po yun. Sa pangalawa, sa pamamagitan nito, mabilis ka papayat pero hindi ka magugutom. Pangatlo, mapapanatili ring malusog mo ang iyong metabolism para mabilis ang iyong pagtunaw ng iyong mga kinain at mawawala ang iyong appetite. Narito ang paraan kung paano magbawas ng timbang ng mabilis. Bawasan mo ang asukal at carbohydrate. Ang unang hakbang nito ang pinakamahalaga sa lahat. Kapag ginawa mo ito, bababa ang level ng iyong pagkagutom at magiging resulta nito ay ang pagbawas ng iyong pagkain mo ng kalori. Ang mangyayari sa halip na
sunog ka ng carbohydrate gamit ang lakas at enerhiya mo ang sobrang taba sa katawan mo ang gagana nito. Isa pang benepisyo ng pagbabawas ng timbang ay ang carbohydrate ay pinabababa nito ang level ng iyong insulin sa katawan mo. Kapag nangyari ito, magpapalabas ang kidney ng mga sobrang sodium at tubig mula sa kanya dahil dito babawas ang timbang mo. Sa pamamagitan ng pagkawala ng water weight sa iyong mga katawan, ang pagbabawas ng asukal at carbohydrate sa katawan ay makakabawas ng paggana ng iyong pagkain at makakabawas din ng level. Sana po naibigan nyo ang aking kaunting ibinahagi sa inyo na aking tinalakay tungkol sa pagbabawas ng ating timbang. Kung hindi po kayo nakapag-subscribe sa aking channel, subscribe po nyo ang aking channel, Kambos Dar, at i-hit ang notification bell para sa susunod kong video ay meron po tayong update para sa inyong kaalaman. Maraming salamat po. Good day.